Hey Rap Squad! Welcome, welcome back! Ako po ay nagbabalik at nagbabalik din po ang Lost Truths dahil meron po silang mga bagong products na parte daw ng kanilang limited edition collection. So kung hindi ka aware or hindi ka familiar kung ano yung Lost Truths, ito po yung makeup brand na collaboration ng BYS with Miss Nadine Lustre. Bigyan ko lang kayo guys ng backstory, sinabi kong pinakabagong collection kasi in the past, nag-release na po sila ng mga previous collections nila. Ayan. So ito yung pinakauna, parang gold yung kanilang tema dito. Ito naman yung pangalawa, gunmetal naman yung kanilang components or packaging. However guys, to be honest, I only keep them because of the packagings nga. Dahil based sa kanilang mga performances, hindi ko talaga sila masyadong gusto. Masyado silang powdery for my taste. Tapos pagdating naman sa lipsticks, mapa bullet or liquid pa yan. Meron talaga silang amoy na medyo hindi ko kayang matagalan. But despite all that guys, kita nyo naman hindi po ako nagpatinag at binili ko pa din talaga itong pinakabagong collection nila kasi umaasa pa rin ako, oo. At walang masama doon, ang umasa na mag-i-improve sila. Konsensya na nila yon kung sasaktan nila ako ulit. Anyway guys, moving on sa presentation and bagong look nung kanilang collection ngayon. Alam nyo, nakakatuwa. Kasi diba before, they went super extra sa mga pag-gold metallic chrome packagings nila. Ngayon, super sleek naman at classy yung kanilang dating. At gusto ko yon kasi straight to the point, hindi na natin kailangan mag-wonder kung ano itong mga products na ito. Now, speaking of uncomplicated and straight to the point, sasabihin ko na sa inyo ng diretsahan na meron na po akong mga makeup products sa aking face na right now, specifically foundation, concealer, cream, contour. However, hindi pa ako nagsiset with powder kasi gagamitin nga natin itong Lust Rose Translucent Loose Powder para dyan. Okay, moving on to the details. By the way, nabili ko pala lahat ng ito sa beautybeat.ph. Hindi ko sure kung available na sila sa physical stores like Watson's kasi nasa lockdown nga po tayo at nabili ko pala ito before lockdown pa. Ayan. So I'm not sure if functioning yung beautybeat ngayon pero just letting you know na nakuha ko siya dito. Anyway, itong powder na ito guys, retail 699 pesos. Yes, alam ko po, medyo mahal and actually, ayan, naka 6,056 pesos po ako overall. Sinabi ko bang medyo mahal? I mean, mahal talaga siya. And upon observation guys, we can see more information like ingredients, made in PRC daw siya, cruelty free and vegan. However, wala po akong nakikitang expiration date. Pero nakasaad naman dito guys yung kanyang shelf life kung saan when we open it daw, it will expire after 12 months. Okay, so ito guys yung itsura ng kanyang component itself. Plastic siya na top and inside we get a free puff. Okay, judging by the puff, malambot siya pero alam kong matibay ito. Maganda yung pagkakagawa at pagkakatahe. Aalisin ko na guys yung sticker na nagsiseal sa mismong powder. There you go. And so far so good. Wala siyang matapang na amoy whatsoever. Ooh, and by merely looking at it guys, ang ganda nung kanyang itsura. Feeling ko magugustuhan ko ito kasi sobrang pino niya. Meaning lang yan, when we use this for baking, magiging effective siya in blurring out the pores. So before tayo mag-bake whatsoever, I will first set my face all over very very lightly lang kasi naglalagkit na ako. And I could say guys na very effective siya in setting my face kasi even though a matte foundation yung aking ginamit kanina, nagmamattify pa siya even more by using the powder. So I mentioned kanina na gusto ko siyang gamitin pang bake kasi parang maganda siya for that. At yun yung gagawin natin. I'm just going to use a dry mini sponge para lang i-pack siya right under my eyes. Isa pang masasabi ko sa kanya guys, truly translucent talaga siya. Kasi when you pack it, ayan o, may kulay siya, diba? Pero blending it with the brush earlier, nawawala po yung kanyang kulay. So that's good. Meaning lang yan, it's universal. Pwede sa maputi, pwede sa morena. Next naman guys, kung naalala nyo before, naglabas na po si Nadine at Lust Rose ng kanilang pangkilay but it is through the form of this eyebrow gel. Ngayon, meron po silang mga bagong pangkilay, namely eyebrow pencils. They have two available shades. As you can see, true brown siya. Hindi siya yung sobrang pula na brown. Along with that, alam nyo, na-impress ako sa kanyang formula. Hindi siya ganun ka-creamy, hindi din po siya ganun ka-waxy. Ang ganda nung kanyang pointed tip. Tignan natin kung gaano siya kahaba. Oh,
Pero hindi siya ganun kahaba, guys. Considering na yung kanyang presyo ay 499 pesos. Tapos sa kabila, guys, we got a free slim na spoolie. Ayan, ang payat niya. Ngayon, isa-swatch ko rin, guys, yung isang shade para makapili tayo ng perfect sa ating hair color right now. Neutral darker gray. Alam nyo, guys, so far so good. I am very impressed. Hindi lamang sa powder kanina, pero even with the pangkilay. Kasi ang ganda, guys, nung kanyang formula talaga. Hindi ako nahirapan na i-glide on siya sa aking skin. Kasi ang pinaka nagagawa lang niya, guys, ay nakukulayan yung aking skin underneath. Giving the overall look more volume. Along with that, yung shape ng pencil mismo, very manipis, allowing me to shape it the way that I wanna shape it. Ngayon, guys, bago natin fully linisin yung ating kilay using a concealer, lagyan muna natin siya ng brow gel kasi meron din pong brow gel for this collection. So, they have 3 shades for this. Yung dalawa katulad ng shades ng ating pencil kanina, Sutherland Umber, tapos meron silang clear. Ayan. So, comparing the brow gel, guys, sa kanyang pencil equivalent, parang malayo yung kanilang kulay to each other. Kasi itong si pencil, mas darker at saka may less red tones, pero ito namang brow gel, parang medyo mapula siya. So, ingat-ingat, guys, sa paggamit nito kasi baka mamaya, kontento na kayo sa kulay ng brow pencil, masira pa siya or maiba pa siya when you use the brow gel. Okay, ito maganda. Very, very close sa kanyang pencil equivalent. So, I guess, walang problema if ever you wanna top it off. So, sabi ko na eh. Unang kita pa lang, guys, sa kanyang applicator, alam ko na na magiging maganda ito kasi hindi siya masyadong nakakakuha ng maraming product. Meaning, hindi ganun kabasa. Hindi ganun ka-OA yung kanyang nade-deposit sa aking kilay. Giving me more opportunity to apply it ng malinis. Tapos ang nagagawa niya, guys, ay hindi lamang na-volumize or pinapakapal yung brow hairs ko, pero pinapahaba pa niya for that bushier and more natural look. In fairness sa collection niya so far, ha? Wala pa akong nakikitang major problem. Ang galing kasi kahit anong way of application, no, kahit i-wiggle ko siya or i-brush up ko lang siya like that, hindi pa rin siya kumakalat. Alright, so tapos na tayo, guys, sa ating kilay. Lilinisin ko lang yan using a concealer para mas lalo pa silang maging defined. Alright, so there you go, guys. Ngayon, tumungo na tayo sa kanilang pinakabagong eyeshadow palette. So, medyo mataas po yung aking expectations para dito. Kasi ito po yung pinakamahal, okay? Ang presyo niya ay 899 pesos. At ito po yung itsura ng mga colors niya. So, once again, paalala ko lang, 899 po ito. At ang liliit. Pero ang gusto ko sa kanya, meron po siyang dual-ended brush na I could say pwedeng magamit kasi pencil brush siya on one end. Feeling ko pwede ito for the lower lash line. At sa kabila naman ay flat brush. I think pwede naman to pack on the shimmer or the glitter shades. Maganda rin, guys, na meron siyang mirror over here na in fairness, unlike other palettes ng BYS, na ang mirror e ano, e sablay. Ayan, kasi nadidistort niya, hindi lamang yung mukha mo, pero the whole environment. Ito walang halo effect at all kasi tunay na siyang salamin. So, I will first start in getting this pinky peach color at ilalagay ko siya all over my crease. Oh,
Okay, so meron pa rin siyang kickback or fallouts, pero pwede naman siyang masolusyonan, guys, by tapping it off muna before applying it sa iyong eyelids. Pagdating naman po sa kanyang pigment, initially, medyo light po, especially this light color na ito. Pero ang kagandahan, it is super buildable naman. So, pwede mong timplahin yung kanyang intensity actually. Alright, using the same brush, guys, didip tayo dito sa purple. Isusmoke out ko lang siya, guys, especially here sa outer part. I will not be precise dito sa color na ito kasi gusto ko mukhang ano lang siya, mukhang hindi pinag-isipan. Ganon. Pero pagdating po sa kanyang pigmentation, unlike the first color na kinailangan natin i-build up, ito po, pinag-isipan yung pigment. Kasi isang layer pa lang, labas na siya. So, gawa tayo, guys, ng half-cut crease kung saan maglalagay po ako ng concealer sa inner hanggang middle part of my lids hanggang crease. There, tapos I will wet a packing brush para lang i-dip siya dito sa ating gold na shade. So there you go on the outer parts, guys, to help blend together and to further smoke it out. Gagamitin ko itong darkest brown and start dito sa base ng outer lids, blending upwards. Itong darkest shade din po, kailangan natin i-build up in order to see some intensity from it. Okay guys, nakapaglagay na ako ng aking eyeliner and falsies. Tinanggal ko na rin po yung ating translucent powder used for baking. And by the way, ang ganda nun. This one, it really made my skin super flawless. As in, hindi ko nakilala itong baklang nasa harapan ko ngayon. Alam nyo, this powder reminds me doon sa collaboration ni Patrick Star with MAC Cosmetics. At promise, ang mahal nun, 3,000 pesos yun. Ito, 699, same effect yung kaya niyang maibigay. Anyway, hindi pa tayo tapos, guys, sa ating eyeshadow dahil kukunin ko itong lightest shimmer shade na parang light pink. I will use itong flat brush at ilalagay ko lang siya dito sa aking brow bone. By the way, guys, if may naririnig kayong nagchichikahan, yung family ko yun sa ibaba. Ayan, sila ay nagkakaroon ng gathering, nagkakainan sila ng sabay-sabay habang ang bunsong babae ay nagtatrabaho pa. O ilalagay ko na rin yung kulay na yan dito sa may inner eye corners ko para lang magkaroon ng konting distansya yung dalawa kong mata with each other. Finally, I will get both of the purple shades. Gagamitin ko naman yung kabilang side or itong pencil brush na kasama sa palette just to apply it sa aking lower lash line. Now, for the rest of my face, gusto kong mag-contour today. So, gamitin natin ulit itong Lustrous Bronzer and Highlighting Palette. Alam nyo, guys, pag nagko-contour ako, hindi talaga ito yung unang product na kinukuha ko. Kasi I find the colors too warm sa aking face. Ayan, oh, mapula siya. Along with that, medyo mahirap siyang i-control. Kasi, I mean, kita nyo naman, konti lang po yung nilagay ko. Pero, ayan na siya. Nagmumura siya.
Since natuwa nga po ako dito sa Lost Truth na loose powder, gagamitin ko siya pang bake muli, especially here sa lower part ng aking cheeks para lang mas lalong ma-emphasize yung pagkakahiwa ng ating contour. Introduce ko na sa inyo yung dalawang blush on from Lost Truth. Yung isa si Azalea, yung isa naman si Dolce. So once again, medyo mahal na naman po itong mga blush on na ito. Ang isa retail 799 pesos, pero ayan o, dalawa naman yung kulay that you will get. So ito po yung shade na Azalea. Once again, ang ganda po nung kanyang mirror. And ako personally ha, nagagandahan ako sa mga kulay ng blush on na ito. Pasensya na po, may sumigaw. Baby po namin yon. Wala pong minamasaker sa bahay na ito, ano? Anyway, going back, gusto ko siya kasi, ayan o, nagsushow up talaga ito definitely sa aking skin tone, even though too light siya for other people. So, ito naman yung isa. Swatch ko rin beside it. There you go. Alam nyo, in fairness, parang mas pigmented pa ito kaysa sa eyeshadow palette kanina. Now, tignan din natin yung isang shade. Ito naman si Dolce. At ito naman, guys, ay browns. So, I think, kiniter talaga ni Nadine. Multiple kinds of skin tone. Ito, feeling ko, mas babagay ito for people with lighter skin tones. Ito, if ever morena ka or darker nga yung skin tone mo, I think pwede ito sa'yo. There you go. Pero guys, take note na hindi sila pwedeng gamitin for contour kasi may shimmer po sila. Ayan, actually, ito rin, may konting shimmer, pero enough na yon para ma-illuminate yung skin, okay? Para mabigyan tayo ng glow. So, I will get itong putok na pink. Just apply it above my contour all the way dito sa apple ng aking cheeks. Grabe! Sobrang konti lang nung pagkakadip ko sa pan itself pero litaw na litaw siya bakla. Balikan natin muli itong bronzer and highlighting palette. I will get itong pinky highlighting shade. And apply it on top of my cheekbones. On my cupid's bow at saka konti lang sa aking nose bridge and tip. Alright, feeling ko luto na itong binibake natin. And with that, tapos na tayo sa ating face. Marami silang ni-release na mga matte liquid lipsticks. Pero guys, isa lang yung kinuha ko kasi once again, medyo mahal po sila. 449 pesos. At itong isang nakuha ko ay in the shade Kink. Ikaw ha? King-king ka pa na din ha? But anyway guys, ito yung itsura ng kanyang component. At sinabi ko sa simula ng video ko kanina, nang ayoko pagdating sa mga lipsticks ni Nadine or ng Lost Truth, ay meron silang amoy kadalasan. But this time, try natin amoyin itong bagong lipstick niya in 3, 2, 1. Oh! Meron din tong amoy pero hindi na amoy plastic. Mabango siya. Okay, alam ko na. Kaamoy po niya yung mga lipsticks ng Maybelline. Ganon-ganon yung amoy. Ayun, so sakto guys. I think perfect na ganitong kulay lang yung nakuha ko online. Kasi feeling ko bagay siya sa ating overall makeup look. In fairness naman sa kanya guys, it feels lightweight. Tsaka with just one layer, even though light nga yung shade na ito, na-cover ko na yung whole lips ko. Okay guys, so ito na po yung ating final makeup look using the pinakabagong limited edition collection from Lost Truth and Nadine Lustre. Now, para sa aking opinion, alam nyo, I could say ha, na ang dami nilang in-improve. Sobrang hands down ako pagdating dito sa kanilang loose translucent powder. Kasi sabi ko nga po kanina, very very kahawig niya in terms of itsura and performance. Yung favorite kong powder from MAC Cosmetics, which is yung collaboration
relationship nila with Patrick Star. Along with that, nakikita ko rin sa aking camera, hindi po siya nagbibigay ng flashback kasi very, very true to its name yung kanyang performance na translucent nga po siya. Now, nagustuhan ko rin po itong mga pangkilay ni Nadine. Magaganda yung kanilang kulay as you can see over here. Ito, itong dalawang ito. Yun nga lang guys, sa presyo nilang 499, I think konti pa to. Oh, ayan o, tinipid tayo. Pero kung meron ka namang budget, alam nyo, this is one of the best. Especially if nag-aaral ka palang magkilay kasi very precise yung magagawa mong kilay dito. Now, when it comes to the brow gel, once again, meron tayong tatlo dito. Hindi ko pala nabuksan or hindi ko na ipakita itong clear na shade. True to its name siya, clear lang po siya. Ayan, wala siyang kulay. Along with that, yung kanyang applicator, once again, gives you precise application kasi manipis lang po siya. Plus, the formula works in volumizing and lengthening your brow hairs. Now, okay, eto na. Pagdating naman po sa kanyang eyeshadow, I don't think malaki yung kanyang improvement compared to their previous eyeshadow palettes. Very, very powdery po sila. And opo, alam ko na sometimes normal lang yung kickback, normal lang yung fallouts. Pero kadalasan po kasi yung mga eyeshadow palettes na merong fallout, ang bumabawi sila pagdating sa pigment. Ito po, pigmentation wise, hindi sila consistent. Okay, yung ibang mga kulay dito ay pigmented talaga, like for example itong purples, pero the darkest color, tapos itong shimmer na gold at saka itong light pink, kinulang sila ng pigmentation for me. Katunayan, most of the colors sa aking mata right now, binild up ko pa sila talaga ng bonggang-bongga bago ko ma-achieve itong eyeshadow look ko na ito. Tapos considering its price na 899 pesos siya, almost 1K na, yeah, I don't think may i-recommend ko ito sa inyo. Moving on sa dalawang pa-blushes niya. In fairness naman, compared to the eyeshadow palette, even though medyo powdery din siya, maganda yung kanyang pigmentation. Most definitely, nag-show up siya sa aking skin. However, take note na meron nga po siyang konting luminosity. Finally, for the liquid lipstick, alam nyo dito ako natuwa kasi number one, ang ganda nung kanyang shade. It reminds me so much of my favorite shade from Kylie Cosmetics, the Candy K lipstick. Parang ganon yung kanyang itsura. At speaking of candy, ganon na rin po yung kanyang amoy. Hindi na po siya katulad ng mga previous lustrous lipsticks na amoy chemical, amoy plastic. Ito po, amoy candy na. So there you have it guys. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Sana po ay nag-enjoy kayo. Sana po meron kayong mga natutunan at natulungan ko kayo sa inyong shopping experience. If I did, then please do click the thumbs up button, subscribe to my channel, and follow me on my other social media sites. Ako po si @RapWantsYou. So it's a wrap and I will see you guys again soon.